Magsisimula po tayo kung paano gumawa ng orang enap. Unang-una, ito na yung sibuyas. Sinun ko yung slice ko siya. Apat na sibuyas ito na medyo malaki-laki. Tapos ito, kamates, kusbara at bakdunes. Ayan na naman yung kwan, bigas na Egyptian rice. Tapos yung nana, yung peppermint. Wala ka ng peppermint na press, kaya yung ginamit ko na ngayon yung dry. Yung dry na siya na kwan. Oh, yan siya. Tapos ito, lemon. At saka ito, lemon salt. Ayan. Tapos ito, yung mantika na olive oil. Tapos ito naman, yung coriander powder. At ito naman, kwan ko siya ay ajinomoto beached. Kasi para kumuha ng kasi nilalagyan ko ng ganito konti lang naman. Tapos ito, baharat siya ay spices. Kwan siya, baharat. Alam na ninyo yung baharat, spice, at saka dalawang kwan, dalawang cubes, mga kaya yung ginagamit ko. So, ngayon, magsisimula tayo. Ito, kwan nito, specialty ko, ito, warag enap, so, kung baga tawagin sa mga Arabic, Arabic ito eh. Pero kahit ganito lang siya, grabe ang lasa nito. Marami sa mga kaibigan ko ang hindi kumakain ng warag enap kasi natitikman nila yung mga binibili lang sa mga restaurant. Pero nung matikman nila yung aking luto, ayun, lagi nilang nire-request minsan na maggawa kung kailan ako gagawa ulit ng warag enap. Minsan na kasi ito gumagawa ng kwan na to, yung binalot na kanin, kasi medyo, kumbaga, nakakangalay din. O, yan. Yung iba, magkaiba-iba rin kasi minsan yung pagluluto ng warag enap. Kasi yung iba, hindi na niluluto. Pero yung iba, niluluto naman. Pero sa akin, pinapakuan ko siya. Niluluto ko muna siya. So ngayon, magsisimula tayo. Pero alam niyo, itong ginagawa kong warag enap, grabe, ang sarap. Sarap talaga. Hindi ko naman sinasabi, sobrang sarap. Pero sa mga nakakatikim nito, yung warag enap na ginagawa ko, sabi ni Groby, kakaiba. Kaya minsan, yung kumbaga, ginagawa ko lang ito kapag may party yung amo ko. Kapag nagpa-party siya, ito request niya to eh. Kasi sabi nila, paano ko daw ginagawa ang warag enap ko? Kasi ibang lasa ng mga sa mga kasamahan, yung sa mga katulong nila. Kung paano daw yung ginagawa kong proseso. Eh, bakit iba daw ang lasa? Kakaiba daw ang lasa? Sabi ko, hindi ko naman alam. Yung ito, kamatis na to. 5 pieces siya. 5 piraso ito na medyo malaki-laki. Tapos may kusbara at magtunis yan siya eh. Oh. Yan, hindi ko muna siya nilalagyan ng tubig. Kasi gusto ko yung may kwan pa bago ko siya balutin eh. Yung medyo hindi siya kwan eh. Yung nababad sa ngayon, umpisaan ko na ito eh. Rehan. Ipon lang natin siya konti. Ilalagay na natin siya. Para umasim. Thank you.
ilalagay na natin yung kasi kada gawa ko ng warag ena, hindi lang isang bote. Kuminsan tatlong bote, limang bote, apat na bote. Pinakamaliit, pinakamaliit na gawa ko ng warag ena, only 2 bottles lang. Kaya itong gagawin pa to, kaya medyo siya marami. Tapos ikwan. So, ayun. Apat na bote to eh. Ayun, ilalagay na natin yung kanin. Nahugasan na siya. Yung kwan, peppermint. Kuwan lang natin kung anong lansa kung tama. Wow. Still the same. Parehas pa rin ang lasa. Kasi kung minsan naiinis ako gumawa dahil sa amo kong kulit-kulit, ayaw naman bumili sa labas. Kahit anong kuwan ko, gusto ko sira. Gusto ko kumbaga damihan na kasi wala. Same pa rin yung lasa. Kakabwisit. Hindi mabago-bago nung lasa. Sabi ko, sana pumangit ang lasa. Kaya para corn eh. Kasi minsan nakakaya niya kasi, alam naman ninyo sa mga relate na gumagawa ng oregano, alam naman ninyo masakit sa likod, di ba? Minsan, 3 hours ka pa nakakuan. 3 hours ka nakakuan yung sa mga hindi mabilis mag-wrap ng oregano. Kasi ako, mabilis ako mag-wrap eh. Magbalot ng oregano at kaya minsan hindi inaabot ng isang oras yung ilang bote sa bilis ko mag-wrap. So, ayan, patayin na natin yung apoy. It's done, ready to wrap na. Eto, kailangan muna natin siya kuwan ng i-cold, ipalamigin bago natin siya ikuwan, balutin. O, ito na siya. It's done. Balot na lang ang kulang. My own recipe of warag ena. So, gustong gumaya, gayain ninyo to. Try ninyo. Para malaman ninyo ang lasa. Pinarimayin ko lang 4 na bote to. Para sa 4 na bote to na gagawin ko. Ngayon, ang gagawin naman natin yung nilisan natin ng kwan, yung Greek leaves. Ya,
So ngayon, matatapos natin din isang lahat-lahat. Ay, maglalayan ko sa ulo na makapagkali niya, Arika. Nasa pinutang ka? Ya, kini ya. O. Nenis pa kini. O, yung pianis na kini. Talaga mo. Nenis pa kini. 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 Tingin kami, tangkaro ko lang. Pero huwag kami kami punta kita Pilipinas. Dali ba na? Tapos mamaya naman yung dalawa naman yung susunod ko na naman yung dalawa. Hindi ako? Yung... Tapos yan siya. O, kakasimula ko pa lang. Yan. Huwag kayo magtanong kung bakit ako hindi naka-gloves kasi hindi ako masyado marunong mag-wrap kapag naka-gloves ako. Pero malinis ang kamay ko. Ngayon, dalawang bote muna ang gagawin ko. Mamaya ko na lang buksan yung dalawa. Tapos ko muna yung dalawang bote. Ito na siya. Ang nilagay ko dito sa kwan na to, baharat, at saka citric acid, lemon, at saka ito, yung chili, at saka dalawang kwan, chicken cubes, at saka coriander powder, asin, paminta. Yun lang po. Nilagay ko sa kasama niyang tubig at saka olive oil. Kasi kailangan din ng olive oil, dinamihan ko na rin. Ito na po siya. Maghihintay na lang natin 2 hours. 2 hours ko siya nilalagay sa apoy. Hinihinaan ko lang. Tapos ito, parang konsyato yung ginagawa natin sa yung nasa Pinas na kumisa, ginagawa natin siyang kaldero. Yung pinaglulutuan natin na parang kwan, mabigat siya, parang bato. Para kumbaga hindi siya magkwan yung warag enap sa ilalim eh. Kapag kumulo yung tubig, maya-maya kukulo na siya. Nagsisimula na. Ito na siya. 1 hour na lang matatapos na. Kasi kapag gumagawa ko, every 2 hours ko siya nilalagay sa apoy. O, hintayin na lang natin siya matapos.
Thanks for watching, guys. And please subscribe and don't forget to click the bell buttons para manotify kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po.